Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Ano? So meron dumayo dito sa atin na YTX. So magpapakabit si bro ng Piaya. Tapos magpapakabit siya ng ayan, oh, nauso ngayon na Nay 3 Plus Pro Music. Yung nauso sa track mga bro, di ba? Parang kumusin na kayo ng track, parang ayan mga bro, kakabit na natin siya. Tapos syempre magkakamit, bubuhay pero natin yung kanyang stock. So maglalagay tayo ng Domino 3 Mystic. Tapos kakabit tayo ng relay. Syempre kailangan ng Piaya yan, kasi yung stock na busina hindi niya kakaya. Pakayanin to, kaso mag-iinit ang wire kasi mas mataas ang wattage niya. Okay, tapos lagay tayo ng mga terminals. So ayan, bago natin umpisan mga bro, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lang yung updated pag meron po tayong mga panibago videos na mga i-upload. So tara! Yan. So ito mga bro, yung Domino, gagamitin natin to para mag para may choice si bro na gamitin yung kanyang stock na busina. Mayroon pa rin choice kung gusto niyang stock, kung gusto niyang loud horn. Kaya magkakabit tayo nito. So kahit anong switch na mga pwede niyong gamitin, ano mga bro. Okay? So ayan, so kakabit natin siya dun. So hindi ko na ipapakita sa inyo, pero siguro ang pinakamagandang lagayan nito ay dito. Ayan, either dito. Ayan, dito natin siya ikakabit. Siguro. Ayan o. Diba? Ito. Kita ko ang mukha ko ah. Pangit ko na pala. Ayan. So ikabit natin dyan. Tapos yung ating Piaya, siguro P-I-A-A o Piaya, siguro maghanap na lang kayo ng pwedeng lagayan. Siguro ang pinakamaganda dito na siya. Ayan. Dito ko na siya ilalagay mga bro. Ayan. Or either nakataas. Ayan. Nakataas. Ayan. So maghanap na lang kayo kung anong function ang gawin nyo dyan. Ay kung anong, kung saan nyo gustong ikabit. Pwede naman dito, pwede dito, or pwede dito, dito. Kahit saan mga bro, bahala na kayo magdiskarte. Ano? Tapos ito naman yung ating ni 3 Plus. So mayroon naman wiring diagrams yan. So pag-aralan nyo kung paano magbasa ng wiring diagrams mga bro. Ayan, meron naman ditong instruction, install instruction. So meron lamang siyang apat na wires mga bro. Meron siyang apat na wires, isang red, isang black, at isang brown, at isang kulay blue. So based sa kanyang manual, base sa kanyang manual, ayan. Ang manual niya mga bro, yung is yung BCC plus, yan yung ating 12 or 24 volts. Tapos yung VSS, yung kulay black. So kakabit natin siya sa black ng dalawang busina. Kailangan mga bro, yung busina nyo dapat dalawa, high and low, para gumagamit nyo yun sa'yo. Kasi kapag isa lang, hindi nyo naman magagamit ito ng ganito, yung function niya. Okay? Tapos yung blue at saka yung brown, yung blue at saka yung brown, yan yung ating positive ng busina. Okay? Yun lang. Tapos siyempre, kakailangan natin ng relay. So ang gagawin natin mga bro, ang gagawin ko, ilalatag ko muna, no? Ilalatag ko muna yan. Mabilis ang video lang ito mga bro. Tapos mamaya, gagawa ako ng wiring diagram. So gagawa ako ng wiring diagram para maintindihan nyo yung gagawin natin. So tinuruan ko na naman kayo, yung mga matatagal lang subscribers natin, tinuruan ko na kayo kung paano gagawin, kung paano magbasa ng wiring diagrams, ano ang function ng relay. Okay? Ano ang function ng 3-way switch, ng SPST at DPST na mga switch. So okay, so tirahin muna natin ito mga bro. Ilalagay ko muna yung mga stock na busina natin. Okay? Yan mga bro, so update tayo. Ano, bali ang ginawa natin, kinabit po na natin yung fittings ng ating
yung ating piyaya, ayan, bali dalawa yan. Ito yung isa, tapos ayun yung isa. So bago natin isalpak mga bro, gagawin ko muna ng diagram ano para may idea kayo sa gagawin natin. Tapos ito yung ating domino. Three-way switch. So gawa muna ako ng diagram para sa inyo mga bro. Balikan ko kayo mamaya. O bago natin ikabit yan para mas mabilis tayo, hindi ko na step by step tutorial yung gagawin natin. At least mapaliwanag ko sa inyo yung function na mangyayari or yung wirings na gagamitin natin. So napakalaga mga bro na meron din tayong idea pagdating sa mga wirings or sa pagbabasa ng wiring diagram. So gawa muna tayong diagram. Yan mga bro, so bali tapos na natin gawin yung ating wiring diagram. So sana masundan yung mga bro. So ganito yan ha. Ganito yan mga bro. Ito yung dalawang wire na yan, may nakasulat naman na stock horn. So ito yung stock horn ng busina. Okay? So ikakabit natin siya sa 85 tsaka 86 ng relay natin. Kasi meron ng bearing yan, 85, 86. Okay lang naman yan magkabaliktad. Tapos yung 30, ikakabit natin yan sa battery. Okay? Diretso sa ng battery. Tapos yung output niya mga bro ay papunta siya sa main ng domino. Yan naman yung kulay blue. Okay? Yan yung kulay blue sa domino na gagamitin natin. Sa main siya ng domino. Tapos, di ba tatlo ang wires noon? Ako, kawawang kamay natin. Tatlo ang wires noon. Isang main, tapos yung dalawa. Yung isang wires, yan yung papunta ng stock horn. Okay mga bro, papunta ng stock horn. Tapos yung isang wires, yan yung papunta ng ating module. Nakakabit naman siya sa kulay red. Yan, nakakabit sa kulay red. Tapos yung kulay itim, nakakabit siya sa ground kasi nga apat ang wire ng module. Tapos yung brown, nakakabit siya sa loud horn. Tapos yung isang brown, nakakabit siya sa loud horn. Okay? Simple lang mga bro yung natin. Simple lang yung diagram na gagamitin natin dito. So napakaraming pwedeng gawing wirings or napakaraming diagram na pwede nating ibahin ng connection. Pero ito na yung naisip kong pinakamadali. So i-relay natin. Bali, ang mangyayari dito, pati yung stock at saka yung loud horn, pareha siya nakarelay. Pwede naman yung piyaya lang yung nakarelay. So, pag pinindot nyo yan, nagtitrigger itong relay, pupunta sa battery, yung output, papunta sa domino switch. Ngayon, kung naka-off yung domino nyo, walang tutunog na busini. Busina. Ngayon, kung pag naka-switch kayo dito sa stock, tutunog yung stock. Kapag naka-switch naman kayo sa loud horn, tutunog yung loud horn. Okay? So, ganon mga bro, ang function or ganon ang mechanism ng ating wirings. So, ngayon, i-actual ko na yun mga bro, ano? Tapos nagmamadali rin kasi ang customer, hindi ko magagawa ng step by step yung pagkakabit natin. So mamaya ipapakita ko na lang sa inyo yung finished product natin or yung pagkatapos natin ng wiring. So tara. 2 hours later. Yan mga bro, so bali tapos na natin gawin ano. So pasensyahan niyo na kung hindi na tayo naka step by step kasi medyo matrabaho rin kasi mga bro yung wirings. So dito natin nilagay yung piyaya, yung stock. Tapos nagkumpulan na yung harness ko mga bro kasi wala na tayong cable tie. Tapos yung wire na ginamit natin naubos tayo. Bali, ang ginamit natin dito is yung mga solid wires. Ayan o. Oh. Ito yung customer natin na Raider 150 na nagtatrabaho sa PLDT. Binigyan tayo ng mga wire o. Oh. Oh, sayang din naman. Tapos, nagkabit tayo ng isang relay lang. Tapos isang wire papunta doon. Basta mga bro, sundan nyo lang yung diagram na ginawa natin. Ano? Ayan.
Tapos ito yung domino na switch. Ayan, yung sa stock, tapos yung loud horn. Tapos yung module dito natin siya kinabit. Ayan. Nasa baba, tapos yung mock horn o yung piaya yon nandito. Ayan, oh, nababa. Ayan. Ayan, ito yung wirings natin. Tapos tiginibultay ko na lang yung mga bulb para magmukhang malinis naman. Ano? Tapos ayun. Mukhang malinis naman siya. Wala naman siya nakakalat na mga wires, di ba? Nabusan kasi tayo ng wire eh. Ngayon, subukan natin. Pag ino natin yan, pag nakataas, stock horn. Ayan. Ayan. Stock horn na tumutunog. Di ba? Ngayon, pag binaba mo yan mga bro, ang tutunog dyan is yung loud horn na piaya. Ayan o. Ngayon, kung gusto nyo baguhin ang mood, ayan, naka number 3 yan. Ayan bawa, try natin sa number 1. Ayan, number 1. Ang number 1 is stock. Ayan. Pero pindot natin to, number 2. Ayan. Okay, diba? Number 3. Ayan, number 3. Ayan, number 4. Bahala na kayo mamili dyan kung anong gusto nyo. Mahina. Iba ang mood nyo, number 7, ay number 5. Ayan, mga ganun. Ba, yun na lang. Yung ganun lang. Kayo na lang bahala mag ganun. Saan natin lalagay? Number 3. Ayan. Para ka nagtitindi ng putput. Ayan mga bro. So, ayan si bro. Shoutout kay bro. Dumayo pa dito sa atin. Ano? So, ganun lang. Yung wiring diagram mga bro. Inano ko naman sa inyo. Ganun lang ang connection na ginawa natin dyan. So, wala naman tayong ibang binago dyan. Walang dahil na nangyari. Ayan, si King. Ano, saan galing? Wala pa. Di ko na nagawa. Kakatapos ko lang eh. Bukas na lang. Para sure ball. Ginawa na itong track. Ha? Ginawa ng track. So hanggang dito lang mga bro. Ano? So magandang araw sa inyong lahat at Ricey po palagi. So ngayon lang tayo nakapag-wearing ulit kasi puro makin ang mga ginagawa natin ngayon mga bro.